sa inyo lahat. Andito na naman po tayo sa pagkain natin by Ate Monique. So, bago po tayo mag-umpisa, nagpapa-shoutout daw po si tita ko dyan sa Nagoya, tita Achi, at saka kay sa pinaka-pogi po ng San Nicolas, kasi Christian Matias po. O, kuya na yan, ikaw na pogi. Ayan, nauna pa po yung shoutout bago tayo gumawa ng pagkain natin. Pero, umpisa na po natin. Ang kailangan po natin ay hipon po. 500 grams po ito. Nabalata na din po siya, natanggal na din yung dumi niya dun sa likodan niya. Tapos, tatlong malalaking talong po ang kakailangan din natin. Tapos, kailangan din po natin ng cornstarch. Mga 2 kutsara po ito. Tapos, sake po. Ang sake ay white wine. Kung wala po kayong white wine, pwede na rin po gin. Gin talaga. Tapos, pwede din nyo na din po lagyan. Nasa sa inyo na din po kasi yun. Green onion po. Ay, hindi pala green onion. Onion leaves pala to. Tapos, oyster sauce po. Gagamitin tayo ng asukal dito at saka na, kung wala kayong, kasi dito sa Japan meron dashi. So, pwede na rin po yung shrimp cubes. Pwede nyo na rin pong gamitin yan. So, umpisa na po natin. Paano mo na tayo lalagyan? Yung recipe po na to, dumala po sa wall ko sa Facebook. Eh, mukha po siyang madaling gawin. Kaya, tinry ko na po. Yan. Nakikita pa ba? Wala kasing taga-tutok ng camera eh. Hindi ako makakilos pag hawak ko yung camera. Tapos lagay natin yung sake. Konti lang. Para malasin lang yung hipon. Tapos gagawin pala tayo ng asin dito. Lagay natin asin yung hipon natin. Konti lang kasi yung maglalagay tayo ng sauce mamaya eh. Konti lang, papalasa lang doon sa may hipon. Tapos yung cornstarch lagay na din natin. Huwag nyo natin, konti lang naman kasi pampatigas lang dun sa labas ng hipo natin. Tapos haluin natin. Amoy alak. Lalasing na ako. Tapos, isa lang natin siya sa apoy. Hello? Sensya na kayo, yung camera talaga nakasabit niya sa taas ng palan. Kahit anong cooking oil po gamitin nyo, kung anong gusto nyo po. Gusto nyo po olive oil. Prito nyo lang po yung hipon nyo. Kasya ba to? Kasya ina natin. Para isang ano na lang. Madali lang naman kasi maluto yung hipon po. Lagay na natin siya lahat. Ayan, sige, pagkasyay na natin. Para. Ayan, may nalapoy-apoy niya. So, ayan, ang hirap, nagluluto ako, tapos nagka-cameraman ako, no? Ayan, tapos habang piniprito natin yan, hiwain natin yung talong. Ayan, habang piniprito natin yung hipon natin, hiwain natin yung talong niya. Talong niya. Yung talong. Kita nyo po ba yung paghiwa ng ano? Ganito lang siya, oh. Ganito lang po yung hiwa ng talong nyo. Ganyan lang siya. Baka may nag-islan na naman yung cellphone na gamit ko. Mukha po namang masarap na, mamaya po titikman ko po bago tayo mag-ending po. Para kung palpak at hindi masarap, huwag nyo na itry. Ako kasi mahilig ako din mag-try-try ng mga ulam-ulam eh. Siyempre gusto mo din matuto ng ibang recipe, diba? Ganito po siya, oh. Yung paghiwa nyo. Ganyan lang siya. Yan. Ayan. Balik na rin na natin yung
yung kabilang side niya. Sandali niyo lang po i-prito yung hipon kasi madali lang naman ito maluto. Kasi pag na-overcook po siya, titigas po yung hipon natin. Kung nag-iba naman na yung kulay niya, pwede na po ito. Ayan, nabaliktad na natin lahat ng ating hipon. Kasintay na lang tayo ng mga 30 seconds. Kasi madaling maluto yun. Tapos lulutuin pa natin sa kasama ng talong kasi eh. Ayan na, naluto na yung hipon natin. Ahunin muna natin siya. Tapos, sa parehas na kawali po, doon natin iprito yung talong po. Mabilis lang po yung pagluto na to. Kasi mabilis maluto ang hipon. Tapos, lagyan natin pa siya ng konti ng mantika. Kasi, ayan. Tapos, prito nyo din po yung talong. Ayan. Pasalang na yung talong natin. Ay, muntik na siya hindi magkasya. Malit pala yung kawali na pinagprituhan ko. Ay, habang hinihintay natin yung maluto yung talong, gawin natin yung sauce na ilalagay sa kanya. Kuha po kayo ng isang nalagyanan. Tapos, lagyan po ng oyster sauce. Kutsara. Isa. Dalawa. Tatlo. Yan. Ay, dagdag pa natin kasi masyadong madami yung talong tsaka yung hipon. Kayo na po mag-adjust kasi kung gano'n po kadami yung lulutuin yung na hipon at tsaka yung talong po. Yan. Kasi medyo madami po kasi ito. Hindi siya lalasa kung ano. Tapos maglalagay po tayo ng asukal. Asukal ba to? Kamukha kasi asin tsaka asukal. Kutsarita po ito. Dalawang kutsarita po. Yan. Tapos, yung dashi po, yung shrimp cubes na lang po ang gamitin nyo. Kalati lang po na, tapos dikdikin nyo siya, tapos lagay nyo na siya dun sa mixer nyo. Tapos haluin nyo na po siya. Ayan po. Ganito o. Tsuray ka. Yan. Yun lang po ang lalagay ninyo. Wala na po, wala din po kayo lalagay na bawang o sibuyas o na paminta. Yung tatlong po, lumalambot-lambot na yung talong. Medium heat lang po yung pagprito ng talong po para hindi po siya matunog sa yung iba po. Kasi hindi po siya talaga mapapantay yung pagkaprito niya. Kaya dahan-dahan po natin siyang iprito. Ayan. Ayan. Konti na lang to. Siguro mga 10 days siguro. Ay, habang hinihintay natin yan, kuha tayo ng malaking-laking kawali kasi hindi siya kakasya. Na-transfer na natin siya sa malaking lalagyanan, malaking kawali. Tapos lagay na natin yung hipon natin. Nagulong na camera ko. Ayan. Haluin lang natin siya. Kaya po hindi natin masyadong pinirito yung hipon natin kasi imimix din po kasi natin siya dito. Ayan. Tapos lagay na po natin yung sauce natin. Doon sa kalan. Kutsarain natin kasi
Hawak ako na camera. Yan. Yan, nakikita nyo na siya. Nagiging ulam na siya. Uulam po natin siguro kasi sa limang tao na pamilya. Ay, hindi siguro. Pag malakas kumain, kulang pa rin to. Kasi apat lang po kasi kami eh. Kaya okay na po ito sa amin. Kapit na po siya maluto. Kaya po tayo nalalagyanan. Asan ba ayun yung malalagyanan na pangmayaman ulit? Nandito na siya. Kasi po, bakit ba yung pangmayaman? Ito lang po yung plato naming malaki. Wala kami platong malaki. Kaya pag nabasag to, wala ng pangmayaman. Pang mahirap na. Ayan, luto na po ito kasi naprito naman na natin siya. So, ilagay na natin siya ngayon. Ay, mukha siya masarap. Ayan. Siyempre, ako unang titikim na to. Unang luto ko po to, pero mukha po siyang ayos. Kasi sasabihin ko naman po sa inyo, kung hindi po masarap kung first time ko po lulutoy, para hindi nyo na ding gayahin. Ayan, meron na naman ako na masishare sa inyo na ulam na mukha naman siyang masarap. So, sabi dun sa napanood ko, lagyan na spring onion sa taas. Yan. Para mukha siyang bonggaseous. O, diba? Para hindi naman kailangan na napakadami. Yan. Hop na nga yun. Saka punasan natin ulit siya. Yan. Gumamit ulit tayo ng kitchen paper. Ginamit ko ito kanina. Joke lang. Kasi may allergy. Yan. Eto na po. Hindi nyo makita yun, no? Eto na po yung shrimp and eggplant in oyster sauce. Oh, hindi, kayo na po mahala magpangalan na to kasi hindi ko naman talaga tuluto eh. Bali, nakita lang natin. Tinry natin. Oh, mukha naman po siya masarap. Pero tikpan po muna natin. Tikman ko ng konti, ng isang piraso. Kung masarap siya o hindi. Yan. Kuha tayo ng isang talong at saka ng isang hipon. So, mainit-init pa siya. Tara, gimas! Ay, masarap po siya. Magugustuhan niyo po ito, promise. Yung hipon po niya, hindi po siya overcook, kaya pa napakalambot po ng hipon. At dito po nagtatapos ang episode po natin ng pagkain natin. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na video po. Please like, subscribe, and hit the bell button down below. Maraming salamat po. Bye-bye!